Magandang araw mga kasambuhay. Pinagdiriwang po natin ngayong March 25 ang pagbabalita kay Maria o sa Ingles ang tinatawag nating Annunciation to the Blessed Virgin Mary. Sa pagkakataon pong ito, pinuntahan ni Anghel Gabriel si Maria para alokin siya na maging ina ni Jesus na siyang magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Tunghayan po natin ang bahagi ng Ebanghelyo mula kay San Lucas kung saan po natin matatagpuan ang kwento ng pagbabalita kay Maria. Sa ika-anim na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David. At Maria naman ang pangalan ng babae. Pakikita po natin na ang kwento ng pagbabalita kay Maria ay kwento ng mga totoong tao. May panahon, ika-anim na buwan. Anong ika-anim na buwan ang tinutukoy dito? Ika-anim na buwan na po ng pagdadalang tao ni Elizabeth, pinsan ni Maria. Meron pong lugar. Ang lugar ay Nazaret, ang bayan ni Maria. At ang mga taong sangkot po dito na si Jose at Maria ay hindi mga taong walang ginagawa sa buhay, kung hindi mga taong may plano rin naman sa buhay. Ang katunayan, si Maria po ay pinagkasundo na kay Jose at sila po ay malapit ng makasal. Ngunit makikita natin dito kung paano dumarating ang Diyos at nag-aalok pa rin ng kanyang plano para sa mga taong meron ng sariling balak sa buhay. Ang tanong hus marahil sa atin ay nakahanda ba tayo na papasukin ang Diyos sa ating buhay? Tingnan po natin ang naging reaksyon ni Maria nung siya ay kausapin ng anghel. Siguro kahit kayo, tiyak na magugulat. Ang sabi po ng anghel, matuwa ka o puspos ng grasya, sumasa iyo ang Panginoon. Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. Matuwa ka. Be joyful. Rejoice. Ito po yung hangad ng anghel para kay Maria na siya ay matuwa. Kung natatandaan natin, noong isilang si Jesus, ang mga hukbo ng anghel sa kalangitan ay natuwa. Ganun din po ang mga pastol. Natutuwa sila sa pagsilang ni Jesus. At ngayon, nung tinawag o nilapitan si Maria, ang hangad din ng Panginoon para sa kanya ay matuwa siya, magalak. Bagamat may kaba kay Maria, natural lamang sapagkat sinungaba naman si Maria para lapitan ng anghel at ibigay itong napakalaking karangalang ito na maging ina ng tagapagligtas ng sanlibutan. Ito po yung sasabihin ng anghel pagkatapos, maglilihi ka, manganganak ka ng isang lalaki at papangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. At ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. Talagang ang walang katapusan ang kanyang paghahari. Isipin na lamang po natin, si Maria ay isang dalagita. Umigit kumulang 19 na taong gulang lamang, taga baryo ng Nazaret, taga bayan ng Nazaret, bigla na lang darating itong anghel at pangangakuan siya ng katakot-takot na magagandang bagay. Isang paghaharing pang magpakailanman. Natural lamang na magulumihanan itong si Maria. Pero ang maganda po dito, humingi si Maria ng paglilinaw. Paano mangyayari ito? Hindi po niya kaagad tinanggihan, hindi agad siya nagpasya kung ano ang gagawin dito, kundi kagaya nating lahat, kapag mayroong hinihingi sa atin ng Panginoon, pabalik-balik tayo, nagtatanong tayo,
paano mangyayari, ano ang gagawin ko, anong daratnan ko doon, no? Mga tanong na dumarating sa ating isipan na naging tanong rin po ni Maria. At ang maganda po dito, ipinakita sa atin kung paano iginalang ng Diyos ang kalayaan nating mga tao. Hindi ipinilit sa Kanya, hindi pinwersa, kung hindi binigyan siyang ng pagkakataon na magpahayag ng oo o hindi. Kaya po, napakaganda nitong tanong ni Maria. Isang paglilinaw lamang ang kanyang hinihingi sa Diyos. Paanong mangyayari ito gayong di ako ginagalaw ng lalaki? Ang paliwanag po ng anghel ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo ang siyang lililim kay Maria sa kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya pagkatapos pong sabihin ito sa kanya ng anghel, kaagad tinanggap ito ni Maria at sinabi niya, narito ang utusan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Nakita po natin kung paanong sa napakasimpleng pagtitiyak ng anghel, naging katanggap-tanggap kaagad kay Maria ang paanyaya at alok na iyon ng Diyos. Naroon po yung napakalaking tiwala ni Maria na ibinigay niya sa Panginoon. Tandaan po natin, ang pagiging birhen ni Maria ay hindi lamang po nangangahulugan ng pagiging birhen sa pisikal na aspeto, kung hindi birhen dahil siya po ay bukas sa kalooban ng Diyos. Bukas sa mga plano ng Diyos. Handa niyang bitiwan o isantabi ang naging sariling mga plano nila ni Jose para bigyang daan ang plano ng Diyos para sa kanila. Sa atin pong buhay, ang hinihiling po sa atin ay matularan nawa natin sana si Maria, na sana makuha din natin magbigay ng ating oo sa Panginoon. At ang pagbigay natin ng oo sa Panginoon, hindi lamang po sa mga malalaking pagkakataon, kung hindi sa mga maliliit na bagay, sa ating mga araw-araw na gampanin sa buhay. In faithfully doing the little things asked of us every day. Sana po patuloy nating maibigay ang Panginoon. Maging bukas tayo at hindi sarado dahil ito na lang ang palagi nating ginagawa. Dito na lang tayo. Sana maging handa rin tayong gulatin ng Diyos, sorpresahin ng Diyos. Dahil kuminsan bubulabugin niya tayo para bigyan niya tayo ng mas malaking tungkulin at responsibilidad. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa patuloy at paulit-ulit mong pagtawag sa amin para kami makasunod sa iyo at makaganap ng iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong kami nagkasala at bumali sa iyong banal na kalooban. Nawa po, O Diyos, sikapin namin palagi na makasunod sa iyo. Tulungan mo po sana kami maging tapat, hindi lamang sa mga malalaking gawain sa buhay, kung hindi sa mga pang-araw-araw at karaniwan naming tungkulin sa pamilya, sa trabaho, at sa pamayanan, at para rin sa bansa. Inihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Ito po ang diwa ng pagbabalita ng anghel kay Maria. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating gabay sa pagsamba at buhay. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul, doing all for the gospel.